Nagkaroon po ng Power Summit sa Davao City. Dumalo roon si Pangulong Aquino at ilang pang opisyal ng gobyerno. Makibalita tayo live kay John Bautista ng GMA Davao. John. Mark, tinalakay sa Power Summit ang iba't ibang sugestyon upang maibsan ang problema sa kuryente rito sa Mindanao. Sa pagsisimula ng Power Summit, tinalakay ni Mindanao Development Authority Chair Luwalhati Antonino at Energy Secretary Rene Almendras ang power situation ng Mindanao at ang planong rehabilitasyon sa mga hydropower plant para masolusyunan ang power shortage sa rehiyon. Paliwanag ni Secretary Almendras, hindi raw maituturing na power crisis ang nararanasan ng Mindanao dahil meron namang supply ang mga hydropower plant. Hindi lamang aniya sapat ang nagsusupply nito. At dahil tag-init, hindi aniya maiiwasang mabawasan ang tubig sa mga planta. Inamin rin niyang maapektuhan ang power generation dahil sa isasagawang rehabilitasyon sa mga hydropower plant. Once we identify what the problem is, we can move on and talk to the solutions. Sinisi naman ang ilang opisyal ng Department of Energy dahil sa umano'y kabagala nila sa pagpapatupad ng rehabilitasyon ng mga planta na matagal naman na umanong inaprubahan. Matagal na rin umanong itinutulak ng ilang kongresista ng Mindanao sa DOE ang rehabilitasyon. We'd like to know why this was not done. When it was already approved based on that Philippine Inquiry report. Tuloy nagsuspik sa kami. Na baka naman, it is allowed to deteriorate para maipagpili ng at-bargain prices. We are ready to accept a reasonable increase in power cost based on a shared cohesive roadmap to achieve a competitive advantage in power cost to this region. We are not spoiled. Dumalo rin ang ilan na hindi sumang-ayon sa pag-privatize ng mga planta dahil hindi umano itong solusyon na pinakinggan naman ng presidente. Can we keep parang deferring the effects of IPIRA on the plants in Mindanao? Perhaps that's possible. I ask that we discuss it fully. Is that the long-term solution? So, yung inefficiencies will still continue. Pero ako naniniwala ko talaga, if there's a business entity, he wants to make a profit, he competes in a market, he has to be the most efficient. Mark, bukas naman si Pangulong Noynoy Aquino sa anumang reklamo at suhestyon, ngunit hindi daw ito ang panahon upang magsisihan pa. Mark? Maraming salamat sa iyo, John Bautista, live mula sa Davao City.